So are you ready for the word? Yes. Excited na ako kasi parating na yung pagpapala. Ngayon, ang salita ng Diyos, kailangan ma-qualify tayo. Kasi maraming rumaragas ang pagpapala pero hindi natin natatanggap, nilalagpasan tayo. Let us make sure na hindi tayo, this time, malagpasan ng pagpapala. Amen! Amen! It's a river. It's a flow. Amen! So kailangan makiayon tayo. At alam nyo, ngayong taon na ito, sabi nga natin last time, this is the year of abundance, of overflow, of breakthrough. Amen. Yan ang nakapaloob sa sinapupunan ng 5783 na ipapanganak ngayong 2023. Kailangan hindi tayo niyan malagpasan. At sa puso ko, yan ay ibibigay ng Panginoon sa mga pamilya. Amen! Kaya, nung napakinggan ko ang Panginoon kung ano ang direction ng iglesia natin for this year, we will focus on the family kasi yun ang gusto ng Panginoon. Bakit po? Itong darating na abundance, itong darating na breakthrough, alam po niyo, sabi sa Bible, at ang dumadaan po ito at ito po ay sinasalo una ng mga ama ng tahanan. Amen? Amen. Sabi po sa Bible, God is a God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi niya sinabi na God is the God of Sarah, Rebecca, and Rachel. Kundi sinabi niya mga lalaki. Kaya gusto ng Panginoon na ang mga kalalakihan natin ay maihanda kasi sila po ang daluyan. Sila ang alulod. Amen? Sa bahay. Bakit? Because God's plan in blessing His people, mga kapatid, ay sa lalaki, maliban sa lalaki dumadaan. Bakit sa lalaki dumadaan? Kasi nasa singit ng mga lalaki ang susunod na henerasyon. Ang babae, hindi nakakapagpamana ng henerasyon, di ba? God is a God of generation. The generation of Abraham, Isaac, and Jacob. Sa puso ng Panginoon, ang gusto niyang pagpalain ay hindi lamang ikaw ngayon, kundi yung mga kaapo-apuhan mo pa. I will bless Abraham, I will bless Isaac, I will bless Jacob. Amen. I will bless Bossing, I will bless Chris, I will bless Carlos, I will bless Gabi, I will bless Miguel. Pero saan dumadapo at dumadaloy? Sa lalaki. Kaya, alam niyo ba kung bakit ang Diablo, lahat ay ginagawa niya para ang mga lalaki ay makakilala at mapunta sa church? Kasi ayaw niya na pagpalain tayo. Pero kung ikaw ay discerning at alam mo ang salita ng Diyos at alam mo na ikaw ang daluyan dahil ikaw ang nagbibigay ng binhi sa iyong mga susunod na mga saling lahi, makinig ka at sumunod. Hindi ka dapat ma-pride at matigas ang ulo. Amen po. Dahil, alam niyo kung may mangyari na hindi maganda sa ama ng tahanan, ang tahanan wasak. Amen po. Ganon din sa blessing. Pag dumaloy ang blessing sa pamilya. Kaya po ngayon, mag-start po ako ng bagong series dahil ang nais ng Panginoon ay ang focus natin ngayong year na ito ay mga pamilya. Pananampalatayanan natin na lahat ng pamilya ng Rhema ngayong taong ito may mangyayaring kakaiba sa inyong buhay dahil kayong mga ama ng tahanan ay pinili ninyo na ituon ang inyong pansin sa Panginoon. Amen. Ang mga nanay, suporta lang po kami. I-explain ko sa mga susunod na ano kung bakit napakahalaga ang pamilya at bakit napakahalaga ang mga tatay sa pamilya. Amen? So, ang topic ko po ngayong umagang ito, sisimulan ko po yung bagong serya ng pag-aaral. Basahin natin, God's purpose for the family. Ano ba ang layunin ng Diyos sa ating pamilya? Ito po yung unang serya. Alam mo bakit ang pamilya mahalaga sa Diyos? Kasi unang-una, siya ang nag-imbento ng pamilya. Siya ang naglikha ng pamilya. Ang una niyang pamilya, nakikita natin po, di ba? God is a society. God is a community. Father, Son, and Holy Spirit.
kaya mahal niya ang pamilya. Mauunawaan po natin yan lahat. Amen po ba? At sa taon na ito, nais ko, ang desire ng aking puso, lahat ng mga tapat, lahat ng mga taga-Rhema, makakaranas tayo ng kakaibang pagpapala itong taon na ito, na magpapatuloy hanggang sa susunod na mga taon at maisasalin natin sa lahat ng ating mga saling lahi. Amen. So kung kayo ay may asawa, makinig kayong mabuti. Kung kayo ay mag-aasawa pa, makinig kayong mabuti. Kung kayo ay nag-divorce, lalo kayong makinig ng triple o kayo ay nakipaghiwalay. Amen. Dahil itong message na ito po ay inilagay ng Panginoon sa puso ko way back September. Amen. Amen po. O sige. So unang-una, ang ating gagawin is ano ba ang pamilya? 'Di ba? Naisip ba ninyo, what is a family? What is a family? The Greek word is oikos. Sabi mo nga oikos. Ang ibig sabihin ng oikos is a dwelling place, tahanan. It is a house, bahay. To be at home. Ibig sabihin, oikos is to be at home. Ako, sa pamilya ko, at home ako. I can be what I am. I can be authentic and genuine. Sa pamilya ko, wala akong itatago, kilala nila bawat kilos ko, iniisip ko, alam nila. I can be at home, wala akong itatago, amen, natural ako, ganyan. To find your own spot or a place, that is a family. In your family, meron kayong sariling spot. Kaya nga minsan naglolokohan, di ba? O si panganay, si middle child, si bunso, di ba? So kung ikaw ay middle child, lagi kang nagsisik ng attention. Kung ikaw ay panganay, parang nasa iyo ang responsibility. Meron kang spot, tama? Natatawa ako, si Gabby kasi, ano yan eh, favorite. Nung dumating si Miguel, ang kanta ni Miguel ganito, I'm no longer, ano sabi niya, the favorite child. Kaya kantahin niya yun kay Gabby, I'm no longer the favorite child, because I'm the middle child. Di ba meron tayong mga ganon sa pamilya, okay? To what a family is to be at home means to fit, okay? Kung ikaw ay at home dito sa church na ito, nakafit ka. Alam niyo yung sinabi sa 2 Peter na bawat isa sa atin ay batong buhay na ifinit ni Lord sa building na kung saan yon ay kanyang iglesia. Tama? Kung ano ang shape mo, ikaw lang ang makakafit doon. Amen. Kung ikaw ang responsible, kaya nga ang mga magulang natin, tagahugas ka. Ikaw ay mahilig magluto, tagaluto ka. Ikaw ay mahilig maglaba, tagalaba ka. Yung mga ganon, di ba? A home is a place where you fit, okay? A household that includes all the people living in that house. Ang family daw ay lahat ng mga tao na naninirahan sa bahay na yon. Ni-related man kayo by blood o hindi, basta nakatira sa inyo, kapamilya nyo. Amen! Okay, next. Let's go fast. Sa Hebrew, it is the word bayit. Sabi mo bayit. Bayit. Meaning a household. It includes everyone who lives in your house. The father, the mother, the children, the grandparents, the yaya, the maid, the driver, and all others living in your house. Kung nakatilas sila sa bahay mo, sila ay kapamilya mo. Lalong-lalo na ang yaya mo. Dahil kapamilya mo sila, because they are all part of your family, they should share the same values, faith, moral standards as you do. Amen? Kung kukuha kayo ng yaya, siguruin ninyo na kapananampalataya ninyo at interviewin ninyo kung masama ang kanyang bibigyan ang ituturo niya sa mga anak nyo. Kung wala siyang, hindi siya mo siya kapananampalataya, hindi niya matuturuan ang anak. Kasi siya ang magre-raise ng anak mo. Paano mo siya palalakihin sa admonition ng sa salita ng Diyos na magpuri sa Panginoong Diyos kung ang yaya mo ay nagmumura? Huwag kayong kukuha ng mga yayang ganon. Huwag na lang kayong kumuha ng yaya kung wala kayong makukuhang ganon. Because you are entrusting your most precious possessions to someone who cannot transfer your faith. Ang mga bata, nasa formation stage sila.
Lahat ng maririnig. Dati may yaya ako. Bata pa yung mga anak ko. Turuan niya silang mag-toothbrush. Eh, syempre, alam mo mga bata ngayon, English speaking. Okay, brush your teeth. Upstairs. Downstairs. Upstairs. Downstairs. Diba? Eh kung yung yaya mo nagmumura, magugulat ka nagmumura na yung anak mo. Diba? Kasi, alam niyo po, yung mga bagay na yon ay hindi kailangan sa eskwela natututunan na huhuli. Values are catch, not taught. Amen! So, ibig sabihin, kung nakatira sa bahay mo, make sure, kung hindi siya kumuha kayo ng kapananampalataya nyo, kung wala kayong makuha, make sure na yung tao na yon ay nais. Meron siyang, he is a person of peace. Meron siyang desire na makilala ang Diyos mo. Amen po ba? O isipin na ninyo ang mga kasama nyo sa bahay na hindi mananampalataya. Kaya lahat ginagawa natin para yung makasama natin sa bahay mapabilang sa ating pananampalataya. Amen? Kasi yun ang definition ni God. Okay, next. The family is a dwelling. Ito, mahalaga ito ah. Basahin. The family is a dwelling between male and a female who became parents that produces or adopts children. They are committed to parenting and nurturing of their children to reproduce themselves after themselves and just like themselves. Yan ang pamilya. Ang pamilya ay isang lalaki na tinatawag na tatay at isang babae, hindi bakla, na tinatawag na nanay. Na sila ay nanganganak. Ang bakla ba? Ang lalaki-lalaki ba? Manganganak yon? Hindi. Pwede rin silang mag-adapt. Amen? Pero hindi yun family, hindi yun marriage. Amen? That is an arrangement. It's not a marriage. Hallelujah! Yung dalawang lalaki na nagpakasal, hindi po yun marriage ang tawag doon. Hindi po family. Yun ay meron tawag tayo dyan. So, at ang purpose para ma-reproduce nila yung sarili nila. Amen. Kung ikaw ay kawangis ni Kristo, kailangan yung mga anak mo ay maging kawangis din ni Kristo. Kung ikaw ay negosyante, negosyante rin sila. Tingnan mo ang Panginoong Jesus. Bakit karpintero? Karpintero si Joseph. Amen. Amen po. Okay. Diba, i-reproduce. Kaya mahalaga na pagka i-reproduce mo yung mga anak mo, halimbawa, kung ikaw ay tighter din ang pamilya mo. Kung ikaw ay giver, kung ikaw ay worshiper, ganun din sila. Kasi i-reproduce mo yung sarili mong kind. Amen. That is a family according to God's design. Ngayon, habang ito'y sinasabi ko, isipin na ninyo ang pamilya nyo. Tignan ninyo kung saan nag-a-agree kayo sa disenyo ng Panginoon sa pamilya at saan kayo hindi agree sa disenyo ng Panginoon para ngayon pa lamang maayos natin. Dahil kung hindi po ninyo maaayos, hindi po dadalo yung abundance at saka yung blessing na ipinangako ng Panginoon dahil bara. May bara. Amen? So sinasayang natin. So ito yung pagkakataon na maalaman natin. What kind of a family that God blesses? Kasi bakit tayo ginawa ng Diyos na, bakit nag-decide ang Diyos na lumikha ng tao? Diba? He created man in His own image and in His own likeness to reproduce Himself among all the peoples in the world para He can have His own family on earth. Kaya pagka sinasabi mo na kapamilya ako ng Diyos, siguruhin mo na nahuhubog ako sa wangis ng Diyos. Kasi ang isang bata na adopted sa isang natural family, may tatay at nanay, over time, nagiging kamukha ng mga nag-adopt na mga mag-asawa. Tama? Okay, so yan po ang pamilya. So we reproduce ourselves to our children. Kaya napakahalaga kung inire-reproduce mo ang sarili mo. Tignan mo kung anong nakikita mo sa anak mo, ibig sabihin, yun ang nasasagap nila.
yun ang kanilang nakakat sa'yo. Dahil ang pagtuturo ng magulang sa pamilya, hindi mo kailangang lecturean sila. Ipakita mo lang sa kanila, kahit hindi ka nagsasalita, magiging ganoon sila. Amen? Okay, next. So, what is a family? The family is a place where God put children to reproduce them after His kind. Amen? It is His idea. Okay? God, kasi kung hindi yun ang idea ng Panginoon, hindi niya bibigyan ng katawang tao si Kristo. Mananatili sana siyang espiritu. Tama? Kasi si Jesus ang kapamarisan natin. Kaya, ang likeness ni God, ang desire natin, ang mga anak natin, likeness din ni God dapat. Corrupt parents reproduce corrupt children. Good parents reproduce good children. Or godly parents, Christ-like parents reproduce Christ-like children. Abandoned parents will likely abandon their own children. Kaya kung ano ang meron sa tahanan ninyo, yun ang espiritu. Sabihin mo, espiritu. Nananaig sa tahanan at yon ang huhubog sa lahat ng sambahayan ninyo. Kung magulo ang pamilya mo, meron doong espiritu na may daladalang magulong. Meron doon sa pamilya nyo, pwedeng nanay, pwedeng tatay, ang merong ganong klaseng espiritu dahil nakikita mo yon sa mga anak. Kaya napakahirap maging magulang. Amen? Huwag nyo akong tutulugan na. Hindi na daloy pagpapala sa inyo. Okay, nakukuha ninyo? Pangalawang tanong, why is family important to God? Bakit napakahalaga ang pamilya sa ating Panginoon? Number one, the family is key to God's plan to this planet. Kaya niya nilikha ang mundo at kaya niya pinagkatawang tao ang kanyang bugtong na anak. Para ang kanyang kaharian ay dumating dito sa lupa. Di ba? Kasi Diyos siya na nasa langit, walang katawan, pinadala niya ang kanyang anak, binigyan niya ng katawan tao, para lahat ng mga ipapanganak dito sa lupa ay maging kabahagi ng kanyang kaharian at ang kanyang una, ang kanyang pamilya. Amen? Tayo ay pamilya ng Diyos. Sabi po sa Efeso, di ba? Kapamilya ka ba ni God? Oh, so kadugo mo si Kristo, kawangis mo si Kristo, kaugali mo si Kristo, kasimbanal mo si Kristo, kasimbait mo si Kristo, kasing kapangyarihan mo si Kristo. Dahil kabilang ka sa pamilya ng Diyos at yung mga ipapanganak mo, gusto ng Diyos i-reproduce mo din sila according to the nature and the person of Jesus. Amen? Napakabigat pala ng responsibilidad ng magulang. Kaya hindi pwede na basta-basta ka na lang, nakipag-text ka lang, boyfriend mo na, mamaya buntis ka na, pamilya ka na. Walang kaplano-plano. Kaya tayong mga magulang, responsibilidad natin, ni ibig sabihin noon, nag-fail tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak. Okay? Number one, God is the author of family. Siyang naglikha ng pamilya. And family is the oldest human institution and it is God's ideal institution. Ideal. Ito ay kanyang ideal huwarang institusyon sa lupa. Ito ang pinakamatagal na institusyon dito sa lupa. Kailan yon? Noon sa Genesis, makikita mo noon. Alam nyo, nung nilikha ng Panginoon ang family, hindi niya sinabi, oh, ngayong araw na ito, ako ay maglilikha ng pamilya. Hindi. Anong ginawa niya? Gumawa lang siya ng lalaki. Binigyan ng babae. And when a man and a woman get together, what will happen? They will bear children. Tama. At yun ang unang naging pamilya. Amen po. Ngayon, pagka kayo ay nagme-marriage counseling, binasa ninyo ang Genesis 2, makikita ninyo yung pundasyon ng pamilya na inilatag ng Panginoon. At yung pundasyon na kanyang inilatag, lalaki at babae, magsisiping, naturally, magpuproduce ng bata. Walang sinabi doon na babae, lalaki at lalaki, wala. That is a contradiction of God's plan
for the family. Okay? God laid the foundation on how it should exist and therefore we can improve on it. Kung gusto natin ang isang pamilya na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, susundin natin ang kanyang patakaran na inilatag niya sa kanyang salita mula pa noong unang panahon sa Genesis chapter 2. Amen po. So, lagi nating titignan ang ating pamilya, nakaayon ba tayo doon? Kasi kung nakaayon, kahit hindi gayon po na nalalaman natin ito, kung iaayon natin ang ating pamilya, lalo na tayo ng mga kalalakihan, sasabihin ko sa inyo, sweatless anointing ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Uulan ng pagpapala ng hindi ninyo namamalayan. Amen. Kasi na alam niyo po, ang pagpapala ng Panginoon ay flow. Agos po yan. Hindi mo kailangang gumawa ng extraordinary effort, talino, wisdom, para ikaw ay makalangoy doon sa daloy na yon. Ano ang gawin mo lang? Ilagay mo ang sarili mo sa tamang lugar. Madadaluyan ka. Amen. Karamihan sa mga tatay, wala kayo sa tamang lugar. Kaya pagka dumating ang pagpapala, hindi kayo naaulanan, hindi kayo natutubigan. Ang nangyayari, pati mga pamilya nyo, nangalirang. Ang tinitignan, ang dinadaluyan, sabi ko nga sa inyo mga tatay, kasi you carry the seeds of the next generation. Amen po. Okay. God is the author of family. God laid out, okay, next. Why is family important to God? The cause of all society's ills could be traced back to what is going wrong in the family. If we could get our family right, we could make our nation right. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, sa atin munang pamilya, dadaloy ang pagpapala ng Panginoon kasi ang Panginoong Jesus nakaupo sa luklukan, kanang luklukan ng Ama. Tama. At ang lalaki ay nasa kanang luklukan ng Ama. Dinisenyo ng Panginoon ng Savior ay lalaki. Kasi yun talaga ang disenyo niya, magpo-flow sa lalaki. Ngayon kung ang lalaki ay wala doon, kawawang babae. Amen po, walang flow. Anong nangyayari? Push. May struggle, may effort ang mga babae. Samantalang kung lalaki, walang ka-effort-effort, dadaloy nang dadaloy yan. Amen. Ngayon, kung ang tahanan ay maproblema, ang ating lipunan ay maproblema. Bakit napakadaming problema sa ating lipunan? Kasi madami tayong problema sa pamilya. Amen. Totoo po yon. Hindi po ba? Kung drug addict ang anak mo, problema siya ng lipunan. Kung walang pinag-aralan ang anak mo, problema siyang pakainin ng lipunan. Hindi po ba lahat ng problema natin, bakit may corruption? Kasi ang pamilya corrupt. Bakit merong kasinungalingan, nagtatribe ang trolls, ang kasinungalingan? Kasi sa pamilya, puro kasinungalingan ang namamayani. Amen. Ang pamilya, napakahalaga po ng pamilya. So if you want to make a difference as a church, let us focus on our families. Huwag muna nating pakialaman si Bongbong, si Sarah. Huwag muna nating pakialaman sila. Pakialaman muna natin ang ating pamilya. Huwag muna nating pakialaman yung mahalang sibuyas. Huwag kang magsibuyas. Di ba? Hallelujah. Next. Patna. No government program could heal a nation better than a family. Ang daming sakit ng ating bansa. Kung iisipin mo yon, sobrang mafrustrate ka, mawawalan ka ng pag-asa. Yung klase na lang ng mga government official natin, grabe ng mga dilubyong nangyayari, nagpa-party lang sila. Alam mo yon? Okay, no government program could heal a nation better than a family. If we heal the family, we will heal the nation. No amount of money spent by the government can correct the national condition better than restoring the family. Gumagastos tayo ng katakot-takot sa drug rehabilitation. Gumagastos tayo ng katakot-takot na pera sa
ano, sa pag-aayos ng pamilya. Pero walang nangyayari. Pumunta ka na lang sa mga eskwelahan, yung mga teacher dito. Si Isabella may graduate ng grade 6, hindi niya alam isulat ang kanyang pangalan. Tingnan ninyo yung klase ng educational system natin ngayon. Nakakalungkot. Di ba? Hindi na maka straight English. Si Pastora Mabel, nagre-recruit ng engineer sa San Miguel. Ilan na lang ang in-interview na nakaka-straight English pagka sumagot. Mas magaling pa mag-English yung mga bata na nanonood ng ano? Peppa Pig. Di ba? Kaysa dun sa mga professionals. Kasi ang daming sakit ng ating society. May tukhang, may immoral. At ang problema natin ay ano, big scale. Meron tayong national issue ng theft, corruption, graft, greed. Kasi yung nangunguna, mga nandun lahat sa matataas na pwesto sa gobyerno. Meron tayong national corruption, national immorality, national lying, national ignorance. Umangat na sa level ng nation. Kasi kung titignan mo, nagmula yan sa pamilya. Amen! Let us make sure na ang family natin ay nakaangkla doon sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Alam mo, dream ko isang araw, ang mga naglilingkod dito sa church, pamipamilya. Pamipamilya. Hallelujah! Thank you, Lord. Ayan, walang programa ang government. Mga rehabilitation na ginagawa nila dyan. Mga kahit na yung strong family na ginagamit. Hindi yan magte-take ng ano kung hindi natin mabantayan ang mga pamilya. Okay, next. Many government programs gravitate around against family development because the focus sometimes is on the separation of families rather than the restoration of families. Kung mapapansin mo, ang mga programa ng gobyerno, hindi naman nakafocus sa families eh. Pagka tinignan mo yung Senado, ano ang bill na inaano nila? Divorce, same-sex marriage. Nakakatulong ba yun sa pamilya? Gumagastos ng sandamakmak na pera para lalong para mas madali para sa mga mag-asawang maghiwalay. Samantalang gusto ng Panginoon ma-restore at ma-preserve ang mga families. Amen. Yung mga bill na ipinapasa nila doon, di mo alam, papalitan yung name ng street, pero walang nag-iisip kung paano maluluwag ang traffic, paano mapapalago ang ating agriculture, paano matutulungan ang mga magsasaka, paano matutulungan ang educational system na napuno na ng corruption. Amen? Kung iisipin mo ang kalagayan ng ating bansa, nakakaiyak, nakakaiyak. Kahit saan ka pumunta, ngayon, January, renewal ng mga permit ng negosyo, iiyak na naman kaming mga negosyante. Bakit? Yung mga nakaupo doon, tingnan mo kung saan pamilya nang galing. Kailangan may counterculture. At yun dapat ang iglesia. Amen? Amen. Praise God. Next. Alam niyo, napakahalaga ng pamilya, mga kapatid. Kaya ako to in-open sa ganito. Hindi pa natin lubos na tinatakel yung kalooban ng Panginoon kasi sa succeeding, gusto ko lang muna kayong bigyan ng malaking frame. Pero alam niyo po, pinag-aaralan ko ito mula nung unang linggo pa lang hanggang kahapon. Talagang yung i-prepare ko na preaching kadami, sabi ko, hahatiin ko lang muna ito kasi baka hindi matake. Napakadami pong gusto ng Panginoon na ituro sa atin patungkol sa kanyang puso sa pamilya. Amen po? Merong 7 fundamental principles of the family institution na kailangan natin na maunawaan. Ano yung mga prinsipyo na yon? Ito ay mag-guide sa atin para sa ating pagpapalago at pagtuturo, pagte-train sa ating mga pamilya. Ang mga tatay, mga nanay, makinig po kayong mabuti. Para, bakit? Kung late na, halimbawa, kami na matatanda na, parang malalaki na yung mga anak namin, no? So, yun na lang mga apo namin, pero wala namang kaming ano. Pero sa inyo, lalo na sa mga kabataan, pagka kayo ay
mag-aasawa sa pagpili ninyo ng mga lalaki o mga babae na makakatuwang ninyo sa buhay. Hindi yung barabarabay. Amen? Nag-text 2 beses. Mamaya, nag-date sa Marikinton. Bukas, 1 month after, buntis na. Nakakalungkot, ano? Walang morality. Amen. Number one, basahin natin. The family is the foundational unit for reproduction because it is the only qualified unit for total and effective development. Okay? Number one, the principle, ang pamilya ang magre-reproduce ng tao. Dadami ang tao dahil sa mga pamilya. Pero tignan lang natin, dumadami ang mga tao na walang pamilya. Ang daming mga single parents na kikipamilya. Diba? So iba na ang takbo natin. Pero makikita natin na kung gusto natin na mag-create ng isang society na productive, na malago, na prospering, flourishing, kailangan bantayan natin ang pamilya sapagkat sa pamilya yon nagsisimula. Amen? So, ang pamilya daw ay doon tayo. It is the foundation at ito ang pundasyon ng isang unit, ng isang society na para mag-reproduce ng mga tao na qualified. Qualified na magpasagawa ng effective development, hindi lamang ng pamilya, kundi ng buong bansa. Amen? Next. So, napakahalaga sa principle number one na sa pamilya, the home is the most stable place for development. Ang mga bata, hindi natin sila matuturuan sa eskwela kasi iba ang nagtuturo. Kung ang purpose ng family ay to reproduce your own kind, pagkapunta nila sa eskwelahan, in fact nga, pag pumunta sa eskwelahan, ang dami nilang napupulot na masamang salita. Doon sila nabubuli, doon sila hindi tinatanggap, doon sila nakaka-experience ng rejection. Samantalang kung sa family tayo ang magtuturo sa ating mga anak, stable ang kanilang development. Kasi hindi lamang utak ang dinidevelop, kundi pati emotion, may love. Amen? May love. Unless kayo na mga magulang, pagka nagturo sa inyong anak, walang love. Imposible naman yon, di ba? Kasi mahal natin ang ating mga anak. Children born to an ideal family rarely have social problems. Alam niyo po, kami ay 14 na magkakapatid. At kami ay mahirap. Pero dahil ang philosophy ng nanay ko, kahit mahirap tayo, sama-sama tayo. Kung ano ang pagkain, share-share tayo. Alam niyo po, sa 14 na magkakapatid na yon, wala pong drug addict. Wala pong kriminal. Amen? Lahat kami ay nakatapos sa pag-aaral. Sa kabila ng kahirapan. Kasi nandun ang magulang namin na umaalalay sa amin. Amen? Pero kung wala ang mga magulang namin, nagkanya-kanyang lakad kami siguro, naglayas, dahil walang makain, nag-asawa ng maaga. Wala pong nangyaring ganun. Dahil nandun kami sa protection, security ng aming pamilya, na nandun ang aming mga magulang na umaalalay sa amin. Ang tatay ko ay government employee, kakapiranggot ang sweldo. Ang nanay ko ay elementary school teacher, kakapiranggot ang sweldo. Pero dahil sa kahirapan namin, natuto kami to get together as a family and support our parents. Sa murang gulang, ako po ay marunong magtanim ng mga gulay at magbenta sa palengke. Kung wala na po kaming gulay at naubos na ang gulay namin, nangunguha po ako ng kangkong sa palayan para yun ang ibenta ko sa palengke. Yung kahirapan namin, yun ang nag-unite namin to work together as a family. Kaya kaming lahat nakapag-aral. Paano kami nakapag-aral? Ako ang una, nakatapos. Dahil yung aming sense of family, masyadong malakas sa amin, pinag-aral ko lahat. Kahit may asawa na ako, nagpapaaral pa rin ako. Kasi merong unity, merong sharing, the same value, we value education, we value togetherness, we value our family tradition. Kailangan may value na mag-aano sa inyo, magbibigkis sa inyo.
Noon, hindi pa masyado ang materialistic na value. Ngayon, ang mga pamilya nakatuon sa material na bagay. Mag-abroad para kumita ng malaki. Pagdating, wasak na ang pamilya. Di po ba? Oh. Okay. Same-sex marriage is not a family but an arrangement. Hindi yan ang disenyo ng Panginoon. In fact, that arrangement is a deception and that arrangement is cursed. Sabi mo, cursed. Okay. Kaya kung meron kayong homosexual na mga anak, i-fasting ninyo sila sa Panginoon. Amen. At sa pamilya, napaka-importante na ang pinakamahalaga ay ang mga magulang, hindi ang mga anak. Alam niyo, napapansin ko ngayon, yung mga young couples, parang sa pamilya nila ang pinakamahalaga yung bata. Ang bata ang sinusunod. Natatakot sa anak. Sinusunod lahat ang gusto. Ang pinakamahalagang tao sa pamilya ay nanay at tatay. Dahil pagka kayo ay nawala, kawawa ang inyong mga anak. Ang masasarap na ulam binibigay sa anak, ibigay sa asawa na naghahanap buhay at ikaw. Pinakamahalaga kayong mag-asawa sa pamilya, hindi yung mga anak ninyo. Bago pa sila dumating, kayo na. Amen? Nakikita ko kasi ngayon, nako, yung bata na lang ang nasusunod. Umiyak ng konti, lahat na ng mga lola, lolo nandun. E di spoiled na yung bata. Hayaan mo dyan na umiyak. Para gumanda ang boses paglaki. Yun nga ang kapatid kong lalaki nung pinag-alaga ko kay Chris. Bantayan mo yung pamangkin mo kasi magluluto ako. Ayun, hinayaan niya na mahulog si Chris sa kama. Galit na galit. Ba't mo hinayaan mahulog sa kama? Akala ko ba binabantayan mo? Hayaan mo ate, para sa susunod, alam niya na huwag siya gigilid doon. Totoo, mula noon natatakot ng pumunta sa gilid ng kama. Okay din ano. Galing mo. Okay. Single parents home can have this. Alam mo, may mga single parents. Marami akong kakilala na matandang dalaga na. Eh gusto kong magkaroon ng anak. Hindi ko naman talaga gusto ang asawa eh. Magpapaanak na lang ako. Maraming mga kababaihan na ganyan. Huwag na huwag ninyong gagawin. Hindi yan disenyo ng Panginoon. Kahit nasabihin mo pa na napalaki mo yung anak mo, single parent ka, meron pa din lacking, may dysfunction pa rin, at meron pa rin abnormality sa paglaki ng bata kasi nagtataka siya. Wala siyang tatay. Amen? Bakit? Bakit magkakaroon at magkakaroon niya ng dysfunction? Hindi siya naka-align dun sa perfect na disenyo ng Diyos sa pamilya. Diba? Marami dyan mga single na mga babae kasi nauubos ng mga lalaki, nagiging babae na. Sasabihin ng mga babae, magpabuntis na lang ako. Huwag. Huwag. Amen? Pagsisisihan mo yan balang araw. Next. Principle number 2. So ano ang number 1 na principle po natin sa family? The family is the ideal place for reproduction, for the training and upbringing of children. Hindi mo pwedeng dalhin yan sa ibang bahay, sa childcare lang lagi, o ipaalaga sa nanay mo, ipaalaga sa lola mo habang ikaw ay nagtatrabaho. Ang mahalaga, ikaw mismo kasi nire-reproduce mo yung sarili mo. Itina-transfer mo yung buhay mo. Ine-empty mo yung buhay mo. Parang kumbaga inililipat mo yan sa anak mo. Hindi yun magagawa ng lola. Ngayon, ang ginagawa nila, pinapaalaga sa lola habang sila ay naglalakwatsa, nagbibiyahe, nagtatrabaho. Di po ba? Yung abroad-abroad na ano na yan? Nako, ang daming mga bata na nasakripisyo. Next, principle number 2. The family, society is only as strong as the family. Bakit napaka-weak ang society natin sa Pilipinas? Kasi napaka-weak ang mga families. If the families are not strong, the economy will not be strong. Why? If people coming to fill in jobs are defective and bitter because of their families, they will not be effective and productive in the workplace. Okay. Bakit mahina ang society? Okay, may problema sa family. Lumaki yung bata, pero merong dysfunction. Hindi naalagaan, hindi natutukan, o kaya
nagkaroon ng problema ng incest sa bahay o sa mga kamag-anak, naging bitter siya sa mga magulang kasi away ng away ang mga magulang. Tapos, kahit na ano pang sabihin natin na, oh, ang daming jobs dito sa Pilipinas kasi ang daming mga investors na dumating, call centers, nawala na ngayon. Umalis na lahat ang mga investors dahil sa presidente na binoto natin. At dahil wala nang magamit, mag-invest sa ating ekonomiya, ano na ang pinag-iinitan ng gobyerno natin? Yung SSS, GSIS fund na hinuhulugan mo ng 20 years na ikaw ay nagtatrabaho, yun na ngayon ang kanilang kukunin para inegosyo. E paano yun kung matalo? Di wala ka ng retirement pay. Saan nagsimula yon? Sa pagboto mo ng presidente na masyadong maganda ang family background. Diba? Diba? Oh. Kahit nasabihin pa nila, oh, ang daming mga call centers na pumupunta sa Pilipinas. Ito ang gagawin natin na economic development ng Pilipinas. Nawala na akong naririnig ngayon. Ito ang gagawin natin sa agriculture para madami tayong investors. Tapos para makapag-employ tayo ng maraming tao. Granting. Halimbawa, ang San Miguel, marami kayong project. Diba? Meron kayong project sa airport, sa kung ano-ano saan. Ngayon, mag-hire ngayon sila ng tao. Ang mga i-hire nila ngayon na tao ay galing sa mga pamilya na dysfunctional. May bitterness ang mga bata, galit sa tatay, galit sa nanay, na inabando na. Tapos, tuturuan mo pagpunta mo sa San Miguel. Ikaw yung customer relation. You have to love the customer. Matututo, mamahalin ba niya ang customer? Hindi nga niya naranasan na mamahal sa pamilya. Paano siya magiging effective at productive na employee? Kung sa pamilya niya wala siyang naranasan na gano'n. Nakikita ninyo kung ano ang relationship ng family sa development ng ating economy? Diba? Okay, maraming economic opportunities. Ngayon lang. Ako, problema ko mag-hire ng pharmacist. Ayan, hindi mo ba problema yon? Lahat nag-abroad. Ayaw dito sa Pilipinas. Wala nang pag-asa. Magsi-abroad na lang tayo. Hindi lang mga professionals, pamilya ang umaalis. Amen! Kung ang pamilya, hindi tayo makapag-provide ng qualified, prepared emotionally sa mga negosyo ng mga bansa natin, walang pupunta sa atin na investors. Tuturuan mo, sasabihin mo dun sa empleyado mo na maging na halimbawa, gawin mo ito. Diba, ito yung papagawa mo. Hindi nga nag-aral . Nung nag-aaral siya, pasa ang awa lang siya. Paano, hindi ka naman maka-hire, diba? Pero ibig ko sabihin, yung economy natin, hindi siya na-fuel kasi wala tayong mga qualified na mga tao. Ang mga estudyante ngayon, imbes na mag-aral, puro gadget. Papuntahin mo, interviewin mo, walang alam. Walang wisdom. Bakit walang wisdom? Kasi walang fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bakit walang wisdom ang mga kabataan natin? Sa pamilya, hindi sila naturuan ng salita ng Diyos. Hindi sila naturuan magtrabaho. Hindi sila naturuan rumispeto sa magulang. Kaya kahit sa eskwelahan, kahit sa trabaho, ayan, na-hire, matalino, hindi naman marunong mag-honor ng authority. Ditanggal ka agad. Hindi marunong makisama. Kasi sa bahay, hindi marunong makisama sa magulang. Hindi naturuan ng nanay at tatay makisama. Mag-socialize. Ang socialization ng mga bata, alam nyo kung saan nila natututunan? Sa labas. Sa gang nila. Naggagawa sila ng subculture na mga family. Yun yung mga gang na sila doon ay accepted. Nagsisermon na naman ako. Next! Hallelujah! Next, problems in the workplace. Theft, immorality, absenteeism. O yan, nararanasan ninyo sa HR. No? Alcoholism. Si Babel, magpapatest ng 100 na engineer. Ang papasa, 2. Tama. 100 engineer, ha?
Dalawa pumasa. Hindi makapasa dito. Okay. Addiction, rudeness, lack of problema sa mga kumpanya, walang malasakit. Ang tinitignan lang yung mga makakabig. Yan ang problema namin no sa union, di ba? Kung ano makakabig ko. Pag wala akong nakabig, wala. Di ba? Had their origins in the family. So, ano ang conclusion? The family is key to the strength of society. Kailangan para makakontribute ang family nyo because the family is a small society. Amen? Napakalaki ng challenge sa atin. Next, society is a reflection. Hindi lamang reflection and a collection of the condition of families. Amen? So kung anong nangyayari sa pamilya, ganon ang mangyayari sa ating lipunan. Okay, yung high profile corruption dito sa ating bansa and theft in our nation, the immorality and lack of moral ascendancy, the lies and deception in our media, the extrajudicial killings are all reflection of what is happening in our families, especially the families of the people we are electing. Kaya pagka tayo ay ano, lalo na yung mga anak ninyo, nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, paimbestigan ninyo kung ano ang family background ng mga yan. Amen? Hallelujah. Next. Principle number 3. Ba't ang tahimik nyo? The purpose of the family, kasi tamang tinatamaan tayo lahat, ano? The purpose of the family is to secure society. God created the family to protect society. We should therefore focus on family rather than on society. Wala na tayong magagawa sa lipunan natin, nandyan na yan. Pero may magagawa tayo sa ating pamilya. Kung tayo lang lahat dito, magkaisa na ang pamilya natin ay nakatuon sa Panginoon, sumusunod sa kalooban ng Diyos at aayusin natin ang pamilya natin, magstimula tayo sa isang maliit na society. Kaya napakahalaga sa akin ang mga missional communities. Yung mga pamilya sa missional communities. Halimbawa, nasa Purukwan kayo lahat. Kayo yung lahat ng taga-Purukwan. Maaakay ninyo sa Panginoon. Maisishare ninyo ang kalooban ng Panginoon sa mga pamilya. Dadami yan. Amen. Then eventually, siguro it will take another 50 years. Kung hindi pa dumating si Lord, maaayos din. Pero kung dumating si Lord, yan ang totoong breakthrough. Pag dumating na rapture tayo sa Panginoon, amen? Millennium kaagad, new society kaagad yon. Amen? Yun ang pinakamabilis na process. Pag dumating si Lord, rapture, di ba? O, di dadating tayo sa millennium. Nandun pa rin tayo lahat sa millennium. Alam nyo mga kapatid, pwede pa kayong magkaanak, magboyfriend, maggirlfriend sa millennium. Pwede pa ninyong i-practice ang inyong career na architecture, engineering. Kaya lang higher level. Dahil ang ating presidente ay ang Panginoong Jesus. Huwag kayong matakot na ma-rapture. Napakasarap nun. Pupunta tayo sa ibang society na napakaganda, na hindi na ganito, rotten society. Amen? Pero ang sabi naman ng Panginoon, habang wala pa yung rapture, we can have experience heaven on earth. Padadaluyin natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating pamilya ngayon. Amen? Okay. So, ang pamilya pala, tayo ay dapat nagpo-protect sa ating lipunan. Hindi tayo ang problema ng lipunan, tayo ang protector ng lipunan. Amen? So, ano sabi niya dyan? Any nation that builds strong families, builds strong society that is flourishing, peaceful, and productive. Example, alam niyo, pag-aralan ninyo ang Jewish families and communities. Di ba kayo nagtataka? Bakit wala tayong nababalitaan na corruption, crime, extrajudicial killing among the Jews? Nakarinig na ba kayo doon ng rape in the families sa mga Jews na mga family? Wala. Kasi, alam niyo kung bakit? Napaka-strong ang kanilang
family. Ang priority ng government nila ay families, not on the society, not on government, not on education. Meaning to say, mahalaga din yon sa kanila, pero ang pinaka-priority nila ay family. The families are close-knit and value-driven and religious. Almost no crime committed among the Jewish communities. Nakabasa na ba kayo sa Jewish community na ni-rape ng tatay ang anak? Wala. Pag-aral, alam niyo po kung bakit ko nasasabi ito. Next na slide. They are strong economically, they are strong militarily, technologically, agriculturally. Saan ka nakakita ng isang kakakrampot na bansa na disyerto, puro buhangin, ang lalaki ng bato, and yet number one sila, nag-e-export sila ng mga prutas. Hindi lang dahil sila ay bayang pinili, kundi dahil sa mga pamilya. Alam po ninyo, their strong government leaders are product of strong families devoted to protecting their beloved nations against all enemy. Ang mga, ngayon, ano mo nga dyan? Ngayon po, ako po ay, sige, principal. Binabasa ko po ito ngayon. Napakaganda. Gusto kong basahin din nyo. BB, my story. Yung si Benjamin Netanyahu, ang longest serving na prime minister ng Israel. Okay? The purpose of the family is to secure society. Pagka binasa po ninyo yan, maa-amaze po kayo sa pag-ibig nila. Sila po ay tatlong magkakapatid na lalaki. Puro sila nasa military. Bakit sila lahat nagpunta sa military? Because they want to defend Israel from all the other neighboring countries. At napaka-advanced ang kanilang mga technology. Napaka-katalino nila. Puro sila lalaki, puro sila nasa, kumbaga, sa special forces ng NDF, nandun sila lahat. Makikita mo dito, mas ma-appreciate mo ang Israel, mas ma-appreciate mo ang kanilang government, mas ma-appreciate mo kung gaano ka-closely knit ang family nila. Paano sila magmahalan sa mga paano nila i-honor ang magulang nila, paano nila mahalin ang kanilang kapatid, paano sila they feel responsible for the growth and development of their own brothers, yung sarili nila. Napakaganda. Mas ma-appreciate po ninyo ang Holy Land. Napakaganda po. So, basahin ninyo. Pagka natapos ko, papasa ko sa inyo. Hallelujah. Kaya makikita ninyo, kahit na lahat yata ng mga bansa around Israel, sila ay mag-gang up sila against Israel, hindi nila matatalo ang Israel. Napaka-close din ang kanilang mga families. Amen? Okay, next. Principle number 4. So napakahalaga po, tayo po ang magsisecure ng ating society. Kaya ang mindset nila, alam niyo po, hindi ang mindset nila. Alam niyo, isang panganay nilang kapatid namatay in the Six-Day War. Hindi sila nanghihinayang ibigay ang kanilang buhay para sa protection ng kanilang bansa. Tayo naman po, hindi tayo manghihinayang ibigay ang ating buhay para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Amen. At kung ang pamilya natin ay maayos, nalulugod ang Panginoon, naluluwalhati siya. Kasi nakikita sa inyong mga tatay, makikita ang pagiging ama ng Diyos sa inyo bilang ama ng tahanan. Kaya nilikha ang mga tatay para reflection kayo ng ating ama na nasa langit. Yun po ang purpose ng mga tatay. Amen. Number 4 principle, the sanctity of the family is the bedrock for human survival. Anong ibig sabihin nito? Ang kabanalan, ang purity, ang kabutihan ng pamilya, yun po ang matibay ng pundasyon ng inyong survival. Hindi lamang ang survival ng inyong pamilya, kung hindi yung growth, progress ng family ninyo na ipapasa ninyo from generation to generation to generation. Kaya napakahalaga na ang ama ng tahanan ay maka-Diyos. Kilala ang Panginoon. Kasi yun po ang bedrock. Hindi lamang kayo mag-survive, kundi mag-flourish ang pamilya ninyo. Na ito ang
parang hindi nakikita ng mga kalalakihan, iniiwasan nila ang relihiyon. Hindi naman po kayo pumunta sa relihiyon, pagka kayo ay nakipagrelasyon sa Panginoon. Akala nila ang importante ay yung pera, hindi po ninyo mabibigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak sa pamamagitan lamang ng pera na ipapamana nyo. Ang pinakamaganda ay ibigay ninyo si Jesus, sapagkat si Jesus ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay, karunungan, pera, kalakasan, buhay, pabor, anointing. Kung mayra kayong maibigay sa anak ninyo na pera, ibigay nyo si Kristo. Palaguin niyo si Kristo sa kanila at naibigay ninyo ang lahat. Bakit hindi tayo effective na church? Kasi ang gumagawa niyan, mga nanay, kulang ang authority ng mga nanay sa mga anak. Kayo dapat mga lalaki. Amen? Only God can sanctify a family and make it acceptable before God. The government cannot, the family is not, because the family is not a product of the government. Amen? Okay, next. Nagko-connect ako sa mga tatay, ah. Some want the government to teach, correct, and discipline their children, their husbands, and other family members. Ang dami ngayon mga magulang, inire-relinquish nila ang kanilang responsibilities, anak, sa gobyerno o sa mga institusyon. Oh, yung anak mo, pag-aralin mo na lang, teacher ang magtuturo ng value dyan. Yung asawa, nag-drug addict, pa-rehabilitate mo na, hayaan mo na ang gobyerno mag-rehabilitate dyan. Yung anak na nag-drugs. Lahat na lang ng problema, hinahanap natin yung gobyerno. Sila na lang yung mga anak mo, wala ka na, anak ka ng anak, wala ka namang pampaaral, o dyan na lang sila sa daycare, sa barangay. Yung teacher na lang ang magtuturo. Anong gagawin mo? I-delegate lahat sa teacher. Eh di ba? Pwede bang turuan ng teacher yung, pwede ba yung teacher turuan ng anak mo na pa-reproduce ang anak mo na katulad mo? Hindi ah. Di ba? Pag kami kailangan ng mga ano natin, sige, ipakulong mo yan para turuan dyan sa preso. Ipabaano mo yan, pa-rehabilitate mo yan, paano mo yan, paralin mo yan dyan, paano mo lang dyan. So parang nire-relinquish ninyo ngayon yung responsibility nyo sa pamilya nyo. Eh, hindi naman yan mapapalaki ng maayos ng gobyerno. Some want the government to take care of their kids. O walang pagkain, dyan sa feeding program. Teach them dyan sa daycare. Protect them. Yun, tawagin mo yung police. Discipline them while they are out doing their own thing. Gusto natin yung mga anak natin, pinanganak natin, o dyan, palaga mo dyan. O dyan, padala mo sa Rhema. I-Bible study ni Sister Tess. O yan, yung ano, padala mo sa ganun. Hindi po pwede yun. Amen po. Next. Ayaw niyong sumagot, ha? Principle number 5. The family is not a product of the state. Instead, the family produce the state. Ang pamilya po natin ay hindi produkto ng gobyerno. Tayo po, ang pamilya po natin, ang magbibigay ng magandang gobyerno. Pagka ikaw, si Connie Reyes, gusto ko siyang i-congratulate. Ibinigay niya si Vico Soto na maayos na mayor. Amen? Kasi kung hindi yun nahubog ni Connie Reyes, hindi yun magiging mabuting mayor. Tayo sa pamilya ng gagaling ang mga righteous na mga leaders ng ating bansa. Pero bakit ganito ang ating bansa? Kasi ang pamilya natin ay may problema. Amen? The government is only as good as the families that produce them. Next. Why are most of our politicians corrupt? Alam nyo na. They took their values from their families. So now we have corruption on the national level. Oh, ngayon, ang corruption na hindi na lang ngayon sa family, nakaakyat na sa national. So big time ngayon ang graft and corruption, big time ngayon ang killing, big time ngayon ang deception, big time ngayon ang trolls, big time ngayon ang greed. The family cannot produce a nation better than itself. Kaya nga alam nyo, meron tayong responsibilidad sa pag-choose ng mga leaders natin.
Amen. Kahit sabihin pa natin na dinadaya yan, sa local level na lang, hindi po ba? Pero, kung ikaw ay pamilya ng Diyos, mag-produce ka ng mga tao, na ng mga anak, na sila eventually ay magiging responsible na leader ng ating bansa. Amen? Okay, next. Principle number 6, there is illegal custody when the state becomes the parents. Diba? Ito ay hindi naman problema sa atin. Pero sa ibang bansa, problema ito. Na hindi mo pwedeng disiplinahin ang mga anak mo. Pagka pinalo ang anak mo, ipapupulis ka ng mga anak mo. Hindi ba? Buti dito sa atin ay hindi naman. Diba? Sa karamihan sa ibang bansa, the government, ano, yung mga gobyerno, sila ang nagdidisiplina sa mga magulang at saka sa mga anak. Illegal po yun. Kasi ang binigyan ng responsibilidad ng Diyos magdisiplina sa mga anak natin ay tayo. Hindi ang gobyerno. Kaya mamumroblema tayo. Sa atin, di ba siyadong problema dyan? Kaya ngayon, ibang mga Pilipino, dinadala nila dito ang mga anak nila pagka teenager na para dito madisiplina. Amen? Next, sabi po sa Proverbs 22 verse 15, foolishness is bound up in the heart of a child, the rod of correction will drive it far from him. Amen? Sino dito ang namamalo pa ng anak? Ha? Wala na? Ah, yung mga anak nyo, ayun. Alam nyo po, 14 kami magkakapatid. Lahat kami ay pinalo ng tatay. Grabe ang palo na inaabot ko sa tatay ko. Kaya kami lahat ay lumaki na maayos. Sabi, foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of correction will drive it far from him. Hindi mo makakounsel ang batang maliit. Amen. Kung masasaktan mo siya, pero pag kasinaktan mo, huwag mong patayin. Yung iba naman, pinapatay na ang anak. I-explain mo sa kanya, ba't mo siya pinapalo? Diba? Kami lahat, 14 na pagkakapatid na palo. Ako ang matindi ang mga palo ko. Alam niyo po kung bakit? Nagrarason kasi ako. Kaya, minsan, mas matindi ang palo ko. Kaya pagkalam ko na may kasalanan ako, maakyat na ako sa puno ng katuray hanggang sa makalimutan ng tatay ko. Eh, nung minsan, umakyat ako sa puno ng katuray mag-aalas 12. Init na init ako. Akala ko pagbaba ko, pindang na ako. Pero alam nyo, pagka napalo kayo, hindi na kayo uulit. Si Chris at saka si Mig, napapalo yan ni Bossing. Kala ba ninyo? Kaya siguro, lumaki din sila na maayos. Amen. Next. Principle number 7. The family institution is a product of natural law, not government law. Amen. Explain ko sa inyo. The family reflects the principles of nature. It came out of God's creation naturally. Alam niyo po, nung maglikha ang Panginoon ng pamilya, hindi niya sinabi, ah, ngayong araw na to gagawa ako ng pamilya. Ah, hindi niya yun ginawa. Ang ginawa niya, let us make man into our own image and into our own likeness. Gumawa siya ng lalaki. Nung nakita niya ng lalaki ay hindi mabuti na mag-isa, gumawa siya ng babae. At doon sa paggawa niya ng lalaki at babae, pagka may lalaki at babae, pagka sila ay magkasama, may natural na nangyayari. Tama? Okay. At ang nangyari, nagkaroon sila ng anak. At yun ang unang naging pamilya. Amen? So natural. Natural. Kaya hindi pwede na ang lalaki at lalaki ay magkaroon ng pamilya. Sapagkat pagsamahin mo ang lalaki at lalaki, pagsama sila, walang mangyayari. Mag-iispadahan. Diba? So, hindi yun natural. So, ang babae naman, magpo-pompyang. Walang mangyayari. Walang natural. So, ang gagawin nila ay mag-a-adapt sila. Diba? Pagka nag-adapt, ang tawag doon, ang government, magle-legislate sila ng same-sex marriage.
kahit na mag-legislate pa ang government na pwede na ang same-sex marriage, that is not a marriage. Amen? That is a legal arrangement. Kasi walang natural doon eh. Unnatural. Kasi hindi siya family. At ang tawag po doon ay contraption. Contraption. Bakit contraption? They were conned. Nadaya sila. And they were trapped. Contraption, di ba? So, pag nag-adopt sila ng anak, kunyari, nag-adopt sila, hindi naman nila talaga. Pero, bakit yung adoption sa mag-asawa na babae at lalaki, pwede yon? Kasi, inilagay mo sila sa isang imitation, duplicate ng isang natural na setting. May nanay, may tatay. E dun sa same-sex marriage, sino ang tatawaging nanay? Di ba? E di, anong nangyari sa bata na in-adopt nila? Na-confuse. O doon sa parehong tatay, sino ang tatawaging mami? Alam niyo po, ang gobyerno, pagka nagle-legislate sila ng ganyan, kinukontra nila ang plano ng Diyos. At parang sinususugan nila na yun ay okay. Hindi po yun okay. Labag po yun sa kalooban ng Panginoon kasi ang institution of marriage ay natural, hindi siya imitation, hindi siya unnatural. Amen po! Hallelujah! Contraption, hindi po ba? Next, so hindi ang gobyerno ang magsasabi na pwede na kayong mag-asawa, hindi po. Baka may mga kamag-anak kayo dyan na gusto. Tapos ang nakakalungkot, may mga churches na pinapagpakasal sila. Hindi po ba? E karumal-dumal yun sa ano ng Panginoon. Ito ang natural. Nung makita din God, nung naglikha ng Panginoon ng lalaki at babae, sinabi niya sa kanila, then God blessed them and God said to them, ano sabi? Be fruitful and multiply. Yan ang natural na nangyayari pag ang lalaki at babae ay magkasama. Hindi po ba? Fill the earth. Oh, puno. Kaya ang nanay ko, 14 ang ginawa. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Yan ang plano ng Diyos. Mag-multiply. Kaya nga ang family is the best place for reproduction. Amen po. Kasi you reproduce your own kind. Kaya labag sa kalooban ng Diyos ang same-sex marriage. Mga nag-ano na yan. Amen. Next. So, principle number 7, when a man and a woman get together, something will happen naturally. And they will have children, and that produces a family. The true family is a product of natural law. Hindi man's law. Anything else is false imitation or contraption. Yan, you were conned and you were trapped. Amen. Puro yung deception sa isip ng mga tao, okay? Homosexual marriages are a natural imitation of God's creation. It is a violation of God's law. And then no policy or government law can turn a man into a woman, or a woman into a man, or a man to a wife, or a woman to a husband. Kaya nga, ang mga inilik natin na mga congressman, pag ang mga government officials, pagka ito inapprove nila, mga kapatid, ang same-sex marriage, nag-o-open yan ng way para sa espiritu na yan na pumasok sa lahat ng pamilya. Kaya napapansin din nyo ngayon, ang dami-dami namang bading, hindi naman sila nanganganak. Bakit espiritu? Kaya dapat tayo, ipanalangin natin at huwag tayong makiayon. Amen. Kung kayo ay may mga anak na may mga tendency na mga ganon, magpa-counsel po kayo. Huwag niyong ikahiya. Maturuan sila, malaman nilang salita ng Diyos. Sinabi natin kanina, walang imposible sa Diyos. Nilikha sila ng Panginoon. Amen. Merong deception sa kanilang mga isip. Na yun ang kanilang ini-entertain. Di ba sabi sa Bible, what as a man think in his heart, so is he.
Kung ikaw ay lalaki at meditate mo, inisip mo na ikaw ay babae. As a man thinketh in his heart, so is he. Magiging bakla ka talaga. Pero kung kayo mga magulang, naalalayan ninyo ang mga anak ninyo, hindi yun magkakaganoon. Amen? Ano nang gagawin mo ngayon doon sa matanda na? Lumaki na ng ganon, kailangan mo ng himala. Amen? So, ibig sabihin, tayo rin, ipag-pray din natin ng gobyerno natin na huwag silang mag-legislate ng ganyan kasi opening yan ng homosexual spirit sa ating bansa. Amen? Next. God is very clear. Nature itself produces family, institution, and when you violate nature, you can produce a family. Kaya yung mga sinasabi nila na mag-aasawa si Vice, ganda. Ano yun? Diba? The key to building a strong family is very simple. It's natural. Halimbawa, kayo na mga magulang, kahit na sa pagdidisiplina nyo sa anak nyo, kung kayo ay nakababad kayo sa salita ng Diyos, natural lang na ninyo. Hindi mahirap para disiplinahin nyo ang mga anak nyo. Okay? Last. Ano ang God's purpose for the family? Basahin natin ng sabay-sabay. The purpose of the family is to reproduce. Ang lalaki at babae, ang lalaki at lalaki, hindi nakaka-reproduce, ha? So, hindi sila family. Tawag sa kanila ay arrangement. Okay? The purpose of the family is to reproduce, secure, preserve, develop, and provide for the maximization of the functional potential of the individual within the context of the whole, okay? So that one can function effectively and efficiently in life and society. Ang isang progresibong lipunan nagmumula sa isang pamilya na inaruga ng magulang sa paggamit ng mga prinsipyo ng Diyos na naglikha mismo ng pamilya. Ang ginawa ng Panginoon na fundamental principle sa family is perfect. You cannot improve on it. Kahit ano pang technology ang matutunan natin, kahit ano pang bagay na bago ang matutunan natin, kahit ano pang uso, hindi mababago ang prinsipyo ng Diyos sa pamilya, and don't even try it. Amen. Kung lalaki at babae ang inordain, magkakaanak, kahit na mag-adapt pa ng sandamakmak na tao yung dalawang bakla, it will not make it right before God. What God honors is what God ordained. What God honors and bless is what God ordained. Kaya yung sabi natin, sa pamilya ang pinakamahalaga ay tatay. Kaya ngayong umaga na to, hindi aksidente na kayong mga tatay ay nandito. Isipin ninyo, if you are selfish, di ba wala kayong concern sa pamilya nyo, hindi ninyo to isasagawa. Pero kung kayo ay may totoong pag-ibig sa inyong mga anak at sa mga, alam mo ba na ang Panginoon itinanim niya sa inyong mga singit, mga tatay, ang mga henerasyon ninyo? At kung kayo ngayon ay susunod sa Panginoon, you will be blessed up to 1,000 generations. At kung kayong mga tatay magmamatigas ang ulo, hindi lalapit sa Panginoon, you will be cursed up to the 4th generation. So, kung may problema kayo ngayon, tingnan ninyo ang mga kalolo, kaapo-apuhan nyo, yung lolo-lolo-lolo nyo. Pero dahil kayo ay nasa Panginoon ngayon, pwede ninyong i-break yan. Pwede ninyong i-break. Amen? Sa susunod na Sunday, pag-uusapan natin yung blessing na nagpo-flow sa mga tatay at ano ang responsibilidad natin sa ating mga pamilya. Gusto ko lang na makita ninyo sa overall na context sa pagkalikha ng Panginoon, ano ang pundasyon na inilagay niya at paano ito nakaka-apekto sa ating lipunan. Amen?